Ricci Rivero, pinangunahan na naman ang panalo ng UP kamuntikan pang ma-injury. UP Fighting Maroons versus NU Bulldogs, parehas na may 1-1 si standings ang dalawang teams na to. Isa na galing sa panalo at yung isa naman ay galing sa talo. Pero yun nga lang, wala ang import ngayon ng NU na si Isa Gaye. Well, opening quarter agad na gumawa ng 6-0 run dyan ng Bulldogs, pero agad na bumawi dyan ng UP at sumagot naman ng 10-0 run. Ilang magkakasunod kasing turnovers ang na-force nila sa NU. Dahilan kung bakit nauuwi naman yan sa fast break points, kitang-kita mo din talaga na match lang ang laban. Dahil nagpapalitan lang sila dyan ng mga magagandang opensa at depensa. Natapos ang unang quarter na hawak ng Bulldogs ang 5-point lead, 25-20. Second quarter, mga bro, mukhang nainis na itong si Rivero at namumuwersa na sa ilalim. Unang puntos ni Ricci ay galing sa free throw, under 7 minutes nang atakihin niya ulit itong depensa ng Bulldogs. Sa forma ng sugod niya, akala ko dadakdak na, mga bro. Pero yun nga lang, sumabit ang bantay na ipasok naman yan ni Rivero. 10 points ang nagawa niya sa second quarter. Kaya naman dahil sa kanya, nagkaroon sila ng momentum at siya pa nga ang nakapagbigay ng kalamangan sa UP, 33-32. Ibang klase ang naibigay na impact ni Rivero sa second quarter, mapapuntos at pag-setup ng mga teammates, siya na ang gumagawa, mga bro. End of second quarter, mga bro, lamang ng 3 points ang UP, 42-39. Third quarter tayo, mga bro, patuloy na pinangawakan ng UP ang kanilang kalamangan. Si Carl Tamayo nakapukol ng 2 3 points sa quarter na yan, mga bro. Talagang may tira to sa labas dahil maganda din yung pag-release niya ng bola. Samantalang ang mainit last game na si Xavier Lucero, hindi pa nagpaparamdam ang opensa. Well, under last 2 minutes nagkaroon muli ng run ng NU, kung saan muli nga nilang naitabla ang laban, pero mabuti na lang sa 2 free throw ni CJ Cancino. Sa huli, hawak pa din ng UP ang kalamangan, 55-53. Sayang yung spin move dito ni Rivero, mga bro, dahil sa alalang yung naging tira. Fourth and last quarter, mainit na 7-0 run agad ang nagawa dyan ng UP, kung saan pinangunahan na naman yan ng 5 points ni Rivero. Isang 3 at layup ang nagawa dyan ni Ricci, kaya naman pumalo din sa 9 points ang lamang nila sa mga oras na yan, 62-53. Ilang magandang depensa din ang nagawa niya dyan, mga bro, pero sa play na to, kamuntikan pang ma-injury etong si Rivero matapos ang awkward landing. Mabuti na nga lang at nakasuporta naman kahit papano yung kamay niya nung bumagsak. Well, under 2 minutes kamuntikan pang magkainitan etong si Rivero at Janjan matapos hindi ma-appreciate ni Ricci yung pagka-foul sa kanya. Natawagan ng sportsman-like foul dyan si Janjan at technical foul naman para kay Rivero. Pero sa uli, mga bro, nakuha pa din naman ng UP ang panalo, kung saan nanguna nga ang 19 points, 3 assists at 2 steals ni Ricci Rivero, plus siya din ang may pinakamataas na plus-minus na mayroong plus 21, mga bro.